So yung mga kapit na ilaba, samahan nyo ako gawin tong aking personal helmet na everyday ko ginagamit at medyo tuklap na yung likod niya. So naisipan kong kulayan ito. Tara at samahan nyo ako at gawin natin to. At sana panoorin nyo hanggang dulo. Yan, bali na sanding na natin ito ng buo, tapos yung naispatan na rin natin yung nakita natin na may tuklap sa likod niya. So, ipaprimer na natin siya ng black. So ayan, after natin siya ma-primeran ng black at napatuyo na natin at sinandi ko ulit ito ng 400 na pinang 400 lang yung mga adjust na at parang hindi siya masyadong mag-aspar. Then i-applyan na natin siya ng base coat. Ang ginamit ko dito ang puti yung Weber na bright white.
So ayan, tapos na natin siyang i-bright white. Susunod natin dito ay yung pearl. Pearl white niya para meron siyang glittery effect. So ito na nga, ito yung sinasabi natin na pearl white. Apply na natin siya sa puti. Para maganda yung pagkaputi niya, hindi sa common white lang. Nilagyan natin siya ng pearl para meron siyang parang glitter siya. Yan, bali yan yung finish natin ng pearl white na ginuga natin na hiwalay siya sa top coat. So yan, abangan nyo yung susunod nito. So yan na nga yung sinunod natin at in-applyan na natin siya ng top coat clear para makover na natin yung ating pearl ay safe na, hindi na siya madumihan. So ayan, after matuyo ng top coat clear natin, bakit natin tinapkot? Para maiwasan natin yung dumi. Once kasi na dumi kitang dumi sa kulay, mahirap siyang tanggalin. Kung dudikit siya sa top coat clear, madali siyang tanggalin. So ayan, kaya inuna natin yung top coat clear, isang full coat lang bago natin kinabit yung ating water side sticker. Yan, sa pagdikit naman natin ito, iwasan natin yung bubbles. Magkaroon siya ng bubbles. Ingat lang po sa pagkakabit natin.
Ayan, after naman natin maidikit ang ating water slide, i-cover up na natin siya ng top coat clear. Bali, 2 coat ang ginawa ko dito para safe na yung ating sticker at na-laminated na natin siya ng top coat. So ayun, ito na yung finish ko ng ating spider helmet, multi-spide design. So yung napakita natin sa video, pagka-top-coat ko ng dalawa, at ginamit ko to kasi everyday na pumasok ko to sa trabaho, pag nabiyahe. So yung patuyuin muna natin siya, tapos i-resanding natin siya, pagkatuyo na siya. Para makuha natin yung edges, mapantay natin dun sa pinaka kulay. Kasi usually, di ba, pagka may sticker, may edges siya. So, yun. Resanding natin siya ng 2,000. Tapos, itapot clear uli natin siya. Ayan. So, ito naman yung ginamit nating sticker. Nabibili siya sa Shopee. So, babasahin natin to. Mag-iwalay ito. Napakalimpis lang nito. Para siyang transparent lang. Transparent pala siya talaga na madali siya mapunit, so kailangan natin lagyan muna ng top coat clear bago natin siya gamitin. Kasi pagka wala siyang top coat at print lang, madali siya mapura pag nabasa. Tapos din, madali siya mapunit. So, siguro mga isang full coat lang, one mist coat, one full coat yun. Bago naman natin siya idikit,
dito sa ating pagdidigitan, babasahin natin to. Then, i-slide lang natin yung napakita natin sa video. Yan. Para ma-position natin kung saan natin gusto. Kung patagilid o ano, yun. Ang ganda lang. Sana na gusto niyo itong video na ito. At maraming maraming salamat sa mga nanonood dito. At God bless po sa ating lahat. And keep safe po. Mabuhay po tayo lahat. All to spite.